Hey vlog. Okay, ayan mga ka-journey, welcome back sa channel ni Kuya Rods, kung saan ikaw palagi ang bida. Ako ba tinatawag mo? So, ngayon hindi lamang pag-uusapan natin o talakayin natin yung isang problema ng GSAT HD receiver. No? So, hindi lang natin yan pag-uusapan, kung hindi bibigyan pa namin kayo ng maiksing tutorial lamang sa problemang ito. Okay? So, malimit na na-encounter ng mga customer natin ito yung ganitong problema. At nag-search na rin ako sa YouTube pero wala akong nakitang mga solusyon. Ano? Malalaman mo lang ito kung tatawag ka sa kanilang customer service. So, para hindi hassle sa'yo na tumawag pa sa customer service at syempre, makapag-save ka na rin ng pera na pangbayad doon sa mga technician na gagawa ng ganitong sira. So, napakadali lang po ito. Ngayon, kung ikaw ay interested dito sa video natin, Kung iintindihan itong Pilipitan dila nito. Kung ikaw ay interested dito sa ating video tutorial, so, bago natin simulan, sana bigay naman. Baka naman, pwedeng hit nyo yung notification bell at subscribe po kayo syempre unang-una para lagi kayo updated sa ating mga videos. Ano? So dito sa channel natin, iba-ibang mga videos ang inyong mapapanood. So it's like a variety channel. So ayan, simulan na natin. Tara! So ito mga ka-journey, nandito na tayo ngayon sa screen natin. Ano? Hindi natin patatagalin para mas madali ninyong matutunan yung settings. Ano? Unang-una, kailangan ninyo gamitin ito, remote control. No? And click nyo yung menu para kayo ay dalhin doon sa connection, antenna connection, satellite test, antenna setup, single satellite search, multi-satellite search, TV. Doon sa installation niya, kung makikita ninyo yon. Then, pag nilipat nyo sa system setup and dito sa user setup, nandito naman yung factory reset. Okay? Pero, ang unang-unang chinecheck natin para makita yung problemang ito, syempre yung nandoon sa parabolic. Ano ba yung parabolic? Yun yung malaking yung satellite doon sa ilabas na inaalay natin. Ang unang-unang nagiging problema, kapag nagkakaroon ng system error doon sa kanila sa system ng GSAT or na-disalign yung ating LNB. Ano po ba yung LNB? Yun yung receiver na makikita natin sa harapan ng parabolic. No? Kaya minsan nawawalan siya ng signal. Pero kahit ganito yung sitwasyon ng inyong LNB, pansinin nyo yung LNB ko, hindi na maganda dahil basag na yung harapan niya. Pero gumagana pa rin yan siya. Yan yung nakakabit dito sa ating unit. So, pag pumunta tayo dito sa installation, pag nag-check tayo ng antenna setup, ayan ang signal niya. Kahit sira yung ating, hindi naman sira, kasi kung sira yan, hindi yan gagana. Pero kahit, ibig sabihin, kahit basag na yung harapan ng ating LNB, gumagana pa rin siya. So, madalas kasi nagiging unang impression ng mga customer, ay sira yung LNB katulad nung nakaraan na ginawa natin. Sabi sira kasi nabagsakan siya ng puno. Pero hindi po yun madaling masira. Maliban na lang, kung tamaan niya ng kidlat, sira talaga yan. Pero ngayon, balik tayo dun sa problema. No? Kung makikita nyo dito sa itaas yung satellite, LNB frequency, at saka yung transponder. So, hindi na tayo magpapatagal. Ano? Doon na tayo diretso sa main problem. Ito yung tinatawag nating transponder. Okay. So, nandito tayo sa installation setup. Out tayo dyan, exit. Pindutin nyo sa remote control yung exit. Okay.
Then, kung makikita nyo, normal yung signal niyan kasi nakasetup siya ng maayos. Pero kapag hindi po siya nakasetup ng maayos at may error yung ating system, punta po kayo dito sa installation. Yan, installation. Then, puntahan nyo itong TP-less. TP-less po, tandaan ninyo ha. Yan lang po yung ating gagalawin. Okay? Pag-click nyo, pag okay nyo sa TP-less ninyo, okay, balik tayo. Ayan. Nag-searching siya, which is dapat ang normal setup niyan is apat lang na transponder less, no? Kapag ang TP-less ninyo ay sumobra sa apat, madalas na nasisira yan kapag ang transponder less ninyo ay umabot na sa 12. Minsan umabot pa nga ng 26 eh, yung less. So, ano yung unang-una ninyong dapat gawin? Okay, so ganito yung ating troubleshooting. Ang ginawa natin, wala siyang signal, walang channel na makita, or sabihin natin may signal pero wala kang channel na makita. So pag pumunta kayo ng TP-less, nakita ninyo sobra sa apat yung ating transponder na frequency. Okay? Ang gagawin ninyo, syempre, iisipin ninyo, kailangan kong i-factory reset ito. So, ang ginawa ninyo, pumunta kayo ng system setup at saka ng user setup, nag-factory reset kayo, pero ganun pa rin ang naging problema. So, madalas yan, ang nagiging problema, itong transponder natin. So, ano pong gagawin natin? Okay? So, ganito po. Unang-una, kapag nakita ninyo na ang inyong transponder ay sobra sa 4, ang gawin po ninyo is punta kayo sa delete. Nakita nyo po yung delete, yung dilaw. So, dito sa inyong remote control, nandito yung mga kulay, red, green, yellow at saka blue. So delete po kayo. So ang gagawin natin, sirain natin itong ating unit at delete natin yan. So pag dinelete natin yan, wala tayong transponder, mawawala na signal yan. Okay, so delete natin. Are you sure to delete? Yes. Okay, tatlo na lang. Isa pa. Are you sure to delete? Yes. Okay, isa pa. Are you sure to delete? Yes. Isa pa. Are you sure to delete? Yes. Okay, wala na. So, pag nag-exit tayo, pag sinave mo yan, for sure, wala na channel na makikita. Okay? Yan. Punta tayo ng user setup. Punta tayo ng installation. Satellite antenna setup. Check natin. So, ito po ang kalalabasan niya. Kasi yung transponder natin, no TP. Ayan, pansin nyo. Pag nakita nyo ng ganyan, ng no TP or sobra sa 12, yung ating TP list, punta kayo doon sa TP setup o TP list. Yan. Okay? Ayan. Ang ginawa natin, dinelete natin. Halimbawa na lang, dinelete na natin lahat ng nakalagay dyan. Okay? So, ang mangyayari niyan, kasi wala na signal. So, pag pumunta tayo, sasabihin niya, no channel. Or, kahit mayroon man siyang TP-less, tapos sobra naman doon sa 4, ang sasabihin niya naman din, no channel at no access. So, ang gagawin natin ngayon, i-add natin itong TP-less. Okay? So, paano mag-add ng TP-list? Okay? Open nyo yung TP-list. Click OK. Then, pindutin nyo yung green. Okay? Nakalagay dyan, frequency 300 MHz. Palitan nyo po yan. Gawin nyo 1, 2, 7, 1, 1. Then, yung ating symbol rate is 45,000. Huwag po kayong magkakamali. Dahil po nagkamali po kayo, hindi rin siya gagana. Then, yung polarity niya is horizontal yan. Ibig sabihin, H. Then, save ninyo. Okay? So, mapapansin nyo yung signal intensity niya at saka signal quality niya ay gumana na. Then, add kayo ulit. Ayan. Dagdag niya ulit yung sa mig frequency is 1, 2, 3, 4,
1. Then, yung symbol rate is 45,000 ulit. Okay, then polarity, same lang siya. Okay, then add nyo ulit. At ang sulat nyo ay 1, 2, 4, 0, 1. Then yung ating symbol rate is 45,000 ulit. Okay, then save. Okay, then another add kayo para maging apat na siya. Ang isulat nyo naman sa frequency is 1, 2, 4, 6, 1, and 45,000 ulit. Ayan, then save. Ayan, then search. Try nyo mag-search. Okay. Ayan. So, searching tayo para doon sa apat na frequency na nilagay natin. So, yes. Then, may signal na yan siya. Okay. So, madalas ang problema talaga ay yan na hindi natin napapansin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, pag dinala nyo siya doon sa, halimbawa, pinapaloadan nyo, dinala nyo yung receiver ninyo, chinek nila doon sa TV nila, may signal, may channel. Pero pag inuwi nyo na sa bahay ninyo, pag saksak ninyo ng inyong unit, walang signal, walang load. Sabi nyo, no access, ganun. Or sabi naman, may signal pero walang channel. So, ayun po yung problema doon sa transponder. Yun po ay tested na ginagawa ko. Hindi lang 5 customer na ang tumawag sa akin para sa ganyang sira. At yun po talaga. Hindi nyo kailangang i-adjust. Lalo na kung hindi naman nagalaw yung... lalo na pag hindi naman nagalaw yung inyong parabolic. Hindi nyo na kailangang i-adjust yun. I-troubleshoot nyo muna doon sa transponder ninyo kung sobra ba yung frequency niya. So, yun lang guys. At maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa bagong video. Thank you!